Sumatapos nga ang laban ng Los Angeles Lakers at ang Orlando Magic, ito nga si Dennis Schroeder, ay natanong nga sa kanyang post-game interview about nga dito kay LeBron James at kung kailan nga daw ang balik nito ni LeBron. At nasabi niya nga na alam niya nga daw kung kailan babalik talaga si LeBron. At sinabi niya, ito nga daw ay malapit na. Ito, panoorin niyo ang kanyang sinabi. Hey Dennis, what do you know about LeBron's sort of what he's been able to do in a court? He posted a video to social media obviously this morning. What have you kind of seen from him and what makes you say LeBron's coming back soon? I mean, I know, but I mean, it's probably the Lakers organization who gonna tell you guys. I mean, he's close. I mean, I know, but I mean, it's probably the Lakers organization who gonna tell you guys. I mean, he's close. I can tell you that much. So we can't wait. You know, we can't wait to for him to get, you know, get back, help us, you know, win games again and be together, you know, at the right time with like 10 games in, 11 games in, and then like I said, get to work. So sabi niya nga na I know, alam niya daw kung kailan ang balik nito ni LeBron James, kaso nga lang, ang sabi niya, ang Lakers organization na nga lang daw ang magsasabi kung kailan ang balik nito ni LeBron James. Pero sabi niya nga na alam niya na, so ibig sabihin din nito na binigyan na ng date ang pagbabalik nito ni LeBron James, kaso nga lang hindi pa nga ina-announce sa public kung kailan. So wala tayong magagawa kung hindi maghintay sa announcement ng Lakers. At ito namang si Anthony Davis ay natanong nga dito about kay Dennis Schroeder sa kanyang paglalaro nung wala nga silang dalawa ni LeBron James. At pinuri niya nga ito. Panorin niyo. He had to and it shown. He made some big shots down the end. I think he scored like 8 straight for us. But he's been playing huge for us since I've been back and you know when I was out. Figuring it out for us while still keeping us flowing in the mix. At ito namang si Montrezl Harrell, natanong nga sa kanya tungkol sa hindi pagpapalaro sa kanya ni Frank Vogel against the Dallas Mavericks. Tingnan niyo ang sagot niya kung siya ba ay nagalit or hindi. I mean, I'm a competitor. I always want to be out there on the floor. Especially, you know, like a game, the last game we had. And, you know, it's just one of those things that you have to learn to deal with, man. But I've been in this position before, man. I came in this league and played behind, you know, two centers in Dwight and Nene in Houston. So, and I've been around veteran guys who, you know, taught me how to take this game as a pro. You know, I had great veterans throughout this league and Trevor Reason, guys like Lou Will, man. So, it's about being a pro, man. It's about doing the things what the team needs and what the coach is asking you to do at that point in time. So ayon nga sa mga sagot nito ni Montrezl Harrell ay hindi nga siya nagkaroon ng sama ng loob dito kay Frank Vogel dahil nga sa hindi pagpapalaro sa kanya. Kahit na siya ang reigning 6th man of the year, sabi niya, is very professional nga daw at natuto nga daw siya sa mga veteran guys na nakalaro at nakasama niya nga. So yun nga guys para sa video natin ngayon, if you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!